here and welcome back to my channel. For today's video, it is going to be something very important yung pag-uusapan natin kasi about ito sa YouTube channel monetization policy. So, ang daming balita ngayon na lumalabas guys, no? Or mga haka-haka na lumalabas sa Facebook, kahit sa YouTube, ang dami ng napapanood natin na meron na daw ang bagong policy si YouTube for the year 2021. And guys, by the way, katatapos ko lang pong mag-film ng sit-down videos or beauty videos and right off the bat, naisipan ko na i-film to kasi alam ko very important po ito, lalo na para sa ating mga small YouTuber, di ba? Or baguhan pa lang sa YouTube. So today guys, no, as in binabad ko talaga yung time ko sa YouTube, sa Google, sobrang binawas ko talaga lahat ng website na pwede kong pagkuhanan ng information. And ang ginawa ko guys, no, pumunta ako sa, tinype ko lang sa Google yung YouTube 2021 monetization. And pag i-click mo siya guys, may lalabas dito na YouTube channel monetization policies. And it says here na ang bagong or ang last update ni YouTube was January 2020. Yun yung last na update ni YouTube. So meaning to say, as of this very moment in time, wala pa silang update. And it says here na there are no changes to our policies or enforcement with this article update. So meaning to say, wala pa pong anunsyo guys, or wala pa pong balita na meron ng bagong policy si YouTube. As of now guys, no, para ma-monetize ang inyong YouTube channel, you must have at least 1,000 subscribers and dapat makuha nyo yung 4,000 watch hours. So, ang bagong sabi nilang policy ni YouTube was dapat meron daw kayong 10,000 subscribers, which is a lot, like times 10 talaga siya guys, and then dapat meron kayong 5,000 watch hour. Alam nyo guys, honestly speaking, nung nabalitaan ko yung balita na yan, like sobra talaga akong, para akong nawala ng gana sa pag-film, sa pag-vlog. Kasi 'di ba, hamakin mo 'yon 10,000 subscribers, like ang 1,000 nga lang sobrang hirap na niyang ma-achieve. How much more yung 10,000 subscribers plus 5,000 watch hours? Like sobrang nakaka-shock talaga siya at nakakapanghina ng loob. But guys, kahit ganun pa man, this is my point of view lang ha. Kahit pa man mangyari yung 10,000 subscribers na 'yan and then 5,000 watch hours, and so what? Diba? Like, hindi naman tayo mamamatay kung mangyayari yun, diba? Like, just keep on uploading, be consistent, be active sa YouTube, and kung ibibigay yan sa'yo, ibibigay yan sa'yo. And guys, always remember na it's just a number, diba? Kumbaga, tumaas lang siya. So, kung gusto mo talagang makamit yun, like, keep on uploading, be active, diba, sa YouTube. Dahil hindi naman ibig sabihin na, for example, ngayon meron lang 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours, hindi naman ibig sabihin na pag nakamit mo yun is wala na, mag-stop na dun. Kumbaga, yun pa lang yung simula mo. Same thing with meron ng 10,000 subscribers and 5,000 watch hour, it's the same thing. So, diba, that's my point of view lang, guys, ha. So, yun na nga, guys, now back to the haka-haka or balita na sinasabi nila na yun daw yung bagong YouTube policy monetization ni YouTube. Guys, I'm so happy to tell you na hindi po siya totoo. Paano ko siya nasabi na hindi siya totoo? Kasi nga wala pa pong nire-release o nilalabas si YouTube na update regarding 2021 na policy. So, yun lamang po guys, no? As in, binala ko talaga na i-film to kaagad-agad guys kasi gusto kong i-spread sa inyo or gusto kong ibalita sa inyo tong good news na to kasi alam ko ang daming na-discourage sa balita na to. But yun na nga guys, no, keep on uploading lang, be active sa YouTube kung gusto po talaga nating makamit ang watch hour and then yung subscribers na hinihingi ni YouTube. So yes, that's pretty much it for today's video guys. I hope you find this video helpful and if so, please do not forget to give me a thumbs up, subscribe na rin if you haven't already, and I hope to see you guys on my next one. Comment down below if you have a request and suggestion for your next video. I'll see you guys on my next one. Bye!